Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa banal pagdiriwang na ito, sa linggo ng 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-ana, Jesus, Maria, at Joseph. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap, pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan ng pagkakulay. Inaamin ko sa makapangyari ng Diyos at sa iyo mga kapatid, lalo pa nagkakasalan sa isip, sa lita, sa gawa, at sa ating pagkulay. Kaya sinasama ko sa mahal na Diyos ng Maria, sa lahat ng mga mayroong pagkakulay, at sa iyo mga kapatid na ipagdalaan sa Panginoon ng ating Diyos. Tawagan tayo ng mga panginoon ng Diyos, patawagan tayo sa aming mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na wala ng tao. Amen. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Kristo, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Panginoon, kaawaan ka. Papuri sa Diyos na kaitaasan. Thank you.
Ama namin makapangyay, pinagalawal mo kami na ulirang buwara ng angkan na sina Jesus, Maria, Jose, ang mag-anak na banal, ang pagtulad namin sa kanyang maruting pagsusuran, kami naway magamit ng malanghaling na kaligayahan sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon na kapangyarihan sa mga anak. At iniutos niya na sundin ang mga anak ang kanilang ina. Ang kumakarang sa kanyang ama'y nagpapatiyay sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang ina'y para nag-iipo ng kayamanan. Ang kumakarang sa kanyang ama'y paligayay naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad iringin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagtutulod ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumarima sa Panginoon. Paghahabain ng Diyos ang kanyang buhay, anak, kalingain mo ang inyong ama pag siya ay matanda na, at huwag mo siyang tutulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpamalikinan mo siya kapag naglalago na ang kanyang isip. Huwag mo siya pastanganan na ngayon nasa kasikulan ka na ng iyong lakas. Ang pagtingat mo sa iyong ama ay kumakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maadap na adikay tumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na magbunga. Bago tanim na ulibo sa may tulang, may anak niya. Mapalad ang sumusunod na tao ay takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad ay dating pagpapalain. Mula sa Siyon, magpapala ay makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na tao may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo hinirang ng Diyos, tinalaga para sa Kanya at minamahal Niya, kaya dapat kayong maging mabagin. Maganda ang kalooban, mapagkumbaga, mabait at matiisip. Magpapamuhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon. Kaya magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng banal na pagkakaisa. Ang paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan na loob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayong tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ng Kristo ay tanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpapaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awitin spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ang anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya, magpapasalamat
Mga babae, pasahan kayo sa inyong inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagalitan ng labi ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay linggo
pagkatapos ng Pasko. So, bahagi yung mag-usa ay pinayalahan tayo ng pokong kapal, no? Ang karanasan ng malayang mag-anak na sumasalamin sa karanasan natin bilang mga mananampalataya. Mga mag-anak na napilitang manindang bayan dahil sa pangalan na hinaharap nila. Sila yung mga nag-self-asylum. Kasi kung hindi, papatayin ni Herodes ang batang si Jesus. At ngayon po natin na hindi madali ang paglalakbay, lalong-lalong po ng kapanahonan ni Jesus. Pumunta sa isang lugar na hindi ka pagkaroon, walang kakilala, walang kapangkaana. Nang tanging mo lamang pinangahawakan ay ang sabi ng Panginoon. Ay tuloy po yung mga damdamin na maaaring maranasan mo ngayon, mga pangamba at takot na mga kapatid natin na nasa lata na karatapos lamang na bagyo, ang bagyong Sinina, lalong-lalong po ang mga nasa Bicol region, mga nasa Marinduque, Tatanduanes, ay bahagi po ang saan ay nakikita po natin na ito ay magiging bahagi na pagtugon sa mga kapatid natin na dumaranas ng kahirapan ngayong kapanahonan na ito. Sabi nga po ay kumisan din yung mga taong nagtatanong bakit ito pinapayagan ng Diyos. Well, ang maisasagot natin ay walang iba kundi yung ating ibanghelyo ngayon sa araw na ito na pinayagan din ng Diyos na ang kanyang buntong anak na kasawa ni Maria at ni Jose ay dumanas ng pangamba at takot sa kamay ni Herodes. Magkaiba lamang ang sitwasyon, pero parehong damdamin, parehong naghihirap, parehong nagsusumikap. Bahagi yung mahusay ay siguro po ay bahagi ng karanasan ng pagiging tao. Pero bagus, nung makita natin, dalawa, kung ay mga tao magtatanong o kahit na miso na aming sarili ang alalahanan natin na ito ay nilalas din ng banal na mag-ara. Kahit na ang banal na mag-ara ay hindi accepted sa ganitong uri ng katatayuan na maaaring naranasan ngayon ang mga kapatid natin na maghihirap gawa ng mga salata ng pariyong sinina. Mga kapatid natin na nawalan ng bahay, mga kapatid natin na walang mapagtrabahuan sapagkat ang kanilang pinatutrabuhan ay ang kanilang sinasaka na nasalata ng pariyo ay yun ay mayroong matinding kahirapan at kumisan ay nakakawala ng lakas ng loob. Napakita mo na yung pinaghirapan ay umagsak lahat sa lupa.
Panyal yang hubungi bigay ng kabustahan natin ngayon ng banal na pag-aaral na huwag ko na rin namin kalimutan. Pero bago mo po na lahat yan, siguro po ay huwag na rin namin kalimutan na tayo magpasalamat. Magpasalamat tayo sa mga hindi tayo nasalanta ng bagyong silina dito sa Laguna at sa iba pong bahagi ng bansa. Kaya ako po sabi ko po sa Ebanghelyo ay dapat ipagdalagi tayo ng pamasalamat. At hindi lang basta ng pamasalamat, umaawit ng salmo sa pagpapasalamat. Umaawit ng salmo sa pagpapasalamat. Kaya nga po yung patuloy natin paanyaya, sana nga po ay maunawaan na mga mahal natin sa buhay yung pagdiliwag natin ng misa, lalong-lalong pag-araw na linggo at Pesto ng Pamilya. Yun ay tanda na ating patuloy na pagpapasalamat. Pero yung hamon na ipunin po sa atin ngayon sa araw na ito, at sa mga pagkataon na maaaring makita natin ang dinanas ng Banal na Pamilya, sa mga panahon at pagpaparanas tayo ng malalakas na utos at pagluho sa ating buhay, bumalik tayo sa karanasan ng Banal na Pamilya. At ano yung lakas na nakita ni Maria at Jose? Kasama nila ang utos. Kasama nila si Jesus. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga ng loob namin kalimutan. Na palagi namin kasama ang Diyos. Kung tiyosin na po ay nais ng Diyos na palagi tayong kasama. Ito yung diwa ng Pasko eh. Ang Diyos ay natin tao. Para saan? Para iligtas tayo. Paano tayo iligtas? Kasi kasama na tayo. Kapag sinasamahan tayo ng Diyos, siguradong iligtas na tayo. Gagabayan na tayo. Hindi na tayo pababayaan. Kahit ako isa na hinahampas na tayo ng mga malaking unos, kasama pa rin natin siya. Ano rin mahalaga? Huwag tayong bibitaw. Kasi kung isa na ako, kaya na gusto ng Diyos na kasama na niya tayo. Tayo na butaw. Tayo ang umaalas. Tayo ang umaalis. Tayo ang sumusuko. Pero ang Diyos, nandiyan pa rin ang hinahilang ng kamangayang ating pagtugon. Pagtugon natin sa dakilang kapangyarihan na ipinagkakaroon niya sa atin. Kaya po, sa kapanong pagkawal, yung ating po mga pagbasa ngayon, ay may maraming sinasabi tungkol po sa bagay na yan. No? Katulad po yung bawa sa unang pagbasa natin, sa aklat ni Propeta Sira, ano sabi niya? Na sa gitna po ng Propeta, ito yung mga bahagi na pwede natin siya lalong-lalong na po sa pagkapahalaga sa pamilya. Lalong-lalong na sa pagkapahalaga sa pamilya. At sana po, ito lang po yung may tulo. Maaaring ng mga magulang sa kanilang mga anak o kahit na naman sa kanilang kapwa-kapatid o kahit na siguro sa mga anak para sa kanilang mga magulang, no? Kasi kumisin yung mga magulang ang nakakalimot, kumisin yung mga magulang ang walang alam, no? Narito, hayaan niyo po na magbitin ko ang ilang mga bahagi ng pinahayag sa akin ang sundin ng mga anak ang kanilang ina. Gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan ang mga kanilang
kapasyonan ng ina'y parang paghihimpot ng kayamanan. Ang kumahalang sa kanyang amay, palibigayahin naman ang kanyang mga anak. Yung kong pagkalang pala sa magulang, mahal yung magulang walang gaganti sa'yo, pero ang gaganti sa'yo ay anak mo. Kaya kung minsan, may mga tao na dahil pasaway sila, naalala nila. Kasi yung anak rin nila, pasaway din sa kanila. Ano ba? Ang mga panalangin ngayon agad yung ito ng Panginoon. Ano ba parang sa kanyang amay nagtulog ng kaaliran sa kanyang ina? Ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo yung ama pag si matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpapamahinalan mo sila kapag nanggalago ng kanyang isip. Huwag mo siyang lalakas tanganin na kung nasa nasibulan ka ng iyong lakas. Ang pagbigat mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran ng iyong mga kasalanan. At kung ba ang pagsundo natin sa ikalawang pagbasa rin ho, sa sulat ng Apostol San Pablo, ay sa mga kalosas, ano lang po yung pinahayag mo ito? No? Sabi po niya ay magpapababa, maging mabalik at mabilisin, mapagpumanginan kayo at magpapatawaran. Kung mahina na po kayo sa isa, pinatatawag kayo ng Panginoon kahit magpatawag din kayo. At higit sa lahat, magbibigyan kayo pagkat ito ang buklod ng lalak ng pagkaisa. At pagkaliw ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaluhog ni Kristo. Ano pa? Magpasalamat kayo lagi. Ang mga salita ni Kristo, itanin ninyo mabuti sa inyong isip. Magpapangalahanan kayo at magturuan ang buong kaalaman. Tumawag kayo ng mga salmo, mga himno, mga awitin espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At ano man ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga babae, pasakot kayo sa inyong asawa. Sa palagyan ng kalungan ng Panginoon, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sabagat inalulugod niyo ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ang lagi sa inyong mga anak at makamahina ang kanilang loob. Kapagalitan din, huwag lang lapis. Baka mahina ang loob. So ito ang lahat ng ito, ay bahagi po na kung saan, ay may babahagi sa loob ng pamilya. Ito po yung ating inihatalan na ito yung isang katuparan natin. Hindi sa lahat, ang gagawin ito, kaya sabi mo, mahalaga na maalaman natin yung katarungan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Anak, hindi ko sinasabi yan kasi dahil ako lamang ang tatay mo, hindi ko sinasabi yan, gawa na ako lamang ang tatay mo, na ako'y kagalang mo. Yun ay sabi ng Diyos. Yun ay sabi ng Diyos. Kaya ako sinasabi sa iyan, kasi hindi naman yan para sa ikabubuti ko. Yan ay para sa kabubuti mo, katulad ng panaywating dito sa Banal na Kasulatan. Kaya ito po, ay ilan sa mga patulos na kung tulusin po, makinan natin ang magagawa natin. At ito ay sumasailangin sa isang pangunahin pagkaunawa. Na
hamba ng kalibutan na palagi natin kasama ang Diyos. Kaya kahit karagulos, kahit yung pagyo, malalangwasan natin kasi katulad ni Maria at Jose, kasama nila si Jesus. Asana po ang aming pamilya ay tulad din sa banal na pamilya na hindi nakalimot na kasama nila si Jesus, kasama nila ang Diyos. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ang kaluntaan ng Diyos sa mga pangapagmalian. Pagkatawa ng Panginoon, itong pagkakalit sa iyong mga kamay sa pagpulihan niya at kalangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sampalan ng iyong banal. Ama namin, lumika sa paglalag namin sa hari ng may pagkasundo, kami naway ituwangan na maaang ilaw ng isa nosi. Sa aming paglalagin para maging matatag ang mga pag-anak sa ipagandaan loob at kapayapaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng pagkain. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang ilang puso at iwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Malapit na siya ay kasalamatan. Ama namin, makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkatawang makipagpalit ang handog sa iyo ngayon. Inako niyang sundin. Maasaan na ang pagkatao namin alangan at ama. Kahit kapangayon namin ni Kanyang natigman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawin na papunin sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunin sa iyo kadakilaan. Ganyan naman ang matapos sa kabuna niya, numakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Hiniyabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawinin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipag-iwag nawa namin ang pagpupuri sa karangang mo sa pamagitan ng mga anak na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangang pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ang kami. Amen. Upang tayo rin ang tunay na magabayan katulad na pamilya na Jesus, Maria at Joseph.